Pwede na ba 30 minutes, 5 pesos carry bill, Ryzen 3 8GB, 24-inch monitor, tapos kakompetensya 35 minutes, 5 pesos. Di ba lugi 30 minutes, 5 pesos sa Ryzen 3? Yeah. Please subscribe nyo ako sa iba pang YouTube channel. Please follow nyo ako sa iba pang social media account ko. Lalo na sa TikTok ko yun. Oh yeah, what's up? Kamusta mga ka-reveal? John Castulo here, ang may pinakamalakas na pwersa sa buong kalawakan. At yun na nga nung mga ka-reveal, okay lang ba ang 5 pesos, 30 minutes, hindi ba lugi Ryzen 3, 8GB RAM, 24-inch na monitor, dun daw sa kalaban niya, 35 minutes, 5 pesos. Yan ang pag-uusapan natin ng mga ka-reveal. At pag may time pa, magbabasa pa ako ng ibang asag ka-reveal question yung mga ka-reveal. Okay, gawin natin yan nagadagad. Let's go! At yun na nga ng mga ka-reveal. Let's ka-reveal. Taking TV. Pwede na ba 30 minutes, 5 pesos ka-reveal? Ryzen 3 8GB, 24-inch monitor, tapos kakompetensya 35 minutes, 5 pesos. Di ba lugi 30 minutes, 5 pesos sa Ryzen 3? Yan ang talong na ka-reveal. Okay, so pwede na bang 30 minutes, 5 pesos? Kasi kami dati, no, mga ka-reveal, 10 pesos kami per hour before pandemic. 5 pesos, 30 minutes din. Okay, so hindi ba lugi yun sa'yo, Ryzen 3? Sa amin, ASIC 3500, tapos Core 2 Duo, yun yung mga specs namin eh. Ryzen 3, ano ba yan? 65 watts, okay lang, no? Ryzen 3, okay lang. 8GB, okay lang din. 24-inch monitor, okay lang din. Yung specs mo, okay lang. Hindi naman mataas yung power consumption niyan. Sakto lang, no, mga ka-reveal. Ka-reveal, taking TV. So, pwede na dyan yung, ano, yung 5 pesos 30 minutes. Kasi kami, ganyan din dati, no, before pandemic. Tapos, kakompetensya mo, 35 minutes, 5 pesos. So, medyo lamang yung kalaban mo dyan. Ah, hindi. Tama. Medyo ano siya. May dagdag na 5 minutes yung 5 pesos niya. Okay, kung di ba lugi 30 minutes, 5 pesos sa Ryzen 3. Okay. Ako tingin ko, hindi naman lugi, no? Yung 30 minutes, 5 pesos sa Ryzen 3. Kasi yung kakompetensya mo nga, ginawa niya pang 35 minutes eh. Di ba? So, 30 minutes. So siya, kung ikaw lugi, mas lugi siya kasi 35 minutes eh, no? Pero 5 minutes lang naman yung difference niyong dalawa. Okay, ganito, no, ka-reveal, yung rate mo na 30 minutes, 5 pesos. So, 1 hour mo niyan, 10 pesos. Tama ba? Kung di ako nagkakamali, no? Okay, ka-reveal, ganito, no? Kung hindi ka lugi dyan sa 30 minutes, 5 pesos, ako sa tingin ko hindi ka lugi kasi kami, dati, ulitin ko lang, dati kami, 10 pesos kami, 5 pesos, 30 minutes din. Hindi kami nalugi. Sa totoo lang, lugi yun eh. Pero, ganito yan, hindi ka lugi dyan pag maraming naglaro. No? Okay? Kasi, kunyari, 30 minutes, 5 pesos, so 10 pesos yan. Magiging isang oras mo, no? So, hindi mo kasi sinabi kung ilang PC ka. So, compute natin para makita mo ka-reveal na hindi ka malulugi. Punta tayo sa PC, compute natin yan. Let's go. At yun na nga ng mga ka-reveal. So, 5 minutes, 30 pesos. Ay, 5, baliktad. 30 minutes, 5 pesos ka. So, 1 hour, 10 pesos ka. No, ka-reveal yan, 10 pesos. So, sabihin natin yung PC mo ay 5. 5 PC lang, ka-reveal. Okay, 5 lang ha. So, ganito na, ka-reveal. Yung 5 PC mo, may naglaro dyan sa 5 PC mo sa isang oras. So, times 5. Okay, bakit 5? Kasi 5 PC nga eh. So, 10 pesos times 5. Okay, so, yung 10 pesos kasi isang oras yun. So, may naglaro na tigi isang oras sa 5 PC. Isang oras sa 5 PC, meron kang 50 pesos. Okay, alright. Then, ka-reveal yung 5 PC mo, eh, mura ka eh, di ba? Mura. So, maraming naglaro. At maganda yung specs mo, Ryzen 3, di ba? 8GB, 24-inch pay monitor mo. Malaki, no? So, dyan sa 5 PC mo, ito, 5 PC lang to, mga ka-reveal, ha? So,
So, yung limang PC mo, napuno ng 8 hours. Okay? Walang, ano, nabakante. May tumatayo na players, pero may pumapalit. So, napuno siya ng 8 hours time. 50 pesos sa isang oras, so times 8 hours. Okay, Karibil? 8. Oh, meron kang 400 pesos sa 8 hours na puno yung limang PC mo nang naglalaro. Limang PC lang yan, no, Karibil? Tapos, kinabukasan, ganun ka ulit, puno ka ulit ng 8 hours. Okay? Susunod na araw, ganun ka rin, hanggang isa-isang buwan. Okay, sabi natin na kasi maganda yung specs mo, Ryzen 3, 8GB RAM, 24-inch, yung monitor mo. So, napuno ka ng isang buwan. So, 400 ka isang araw, puno ka ng 8 hours times 30. Isang buwan yun. So, may 12,000 pesos ka na kinita sa isang buwan. Di ba, Karibil? Okay, so, siyempre, maminusan natin ng internet yan, kuryente. Di ba? Yun lang naman yung maminus eh. So, sabihin natin sa kuryente mo, 5 PC, mababa lang yan. Teka, mga 4,000? Sige, 4,000. Minus, hindi, mga 3,500 kuryente. Ay, 3,500. Oh, may 8,500 ka pa nakinitas. Siyempre, internet, sabihin natin, mura na internet ngayon eh. Sabihin natin, 2,000. Oh, meron ka pang 6,500 na tubo sa isang buwan. No, diba? 5 pesos, ano yan? 30 minutes. 10 pesos per hour. 5 PC pa lang yan. Okay, pag 10 PC naman, no? Karibil, so, kanina 5 eh. Oh, sabihin natin 10. Kasi di mo nasabi yung ilang PC kayo, no? So, 10 PC, meron ka. So, 10 pesos per hour ka, no, Karibil? So, may naglaro sa 10 PC mo ng 1 hour, puno. Puno yung 10 PC mo na naglaro. So, times 10 pesos. 10 pesos times 10. 10 PC. Whilst may 100 pesos ka sa isang oras. Okay, so, yung 10 PC mo na puno ng 8 hours. Okay, kasi maganda nga specs mo, Ryzen 3, 8GB RAM pa, 24-inch monitor, ang laki ng monitor mo, size, di ba? So, napuno ng 8 hours yung 10 PC mo. So, 100 pesos ka isang oras, so times 8 hours, meron kang 800 pesos. Okay, sa isang 8 hours, sa isang araw na kinita. Tapos, ganun ka ng isang buwan, no? Lagi kang puno ng 8 hours. Okay, 8 hours lang yan, ha? Kasi siyempre, mas matagal ka pa magbubukas niya. So, in 8 hours ko lang, no? So, ganun ka ng isang buwan, 800 pesos ka a day times 30 days, ganun ka ng isang buwan. Meron kang 24,000 pesos sa isang buwan. Laki, no? So, minus natin yung kuryente, no, Karibil? Siguro, kuryente mo nasa minus kuryente, 10 PC. Ito, estimate ko lang, Karibil, ha? 6,000. Sige, 6,000. Malaki na, 6,000. O, may 18,000 pesos ka pa. Then, internet. Mura internet, eh. So, mga 3,000. Sige, sige. 3,000. O, may 15,000 pesos ka pa na tira na kinita. Siyempre, kakain ka, no? So, may 15,000 ka pa. So, pagkain mo, isang 100 pesos ang araw. Okay, times 30 days, isang buwan. 3,000. So, minus 15, eh, no, Karibil? 15 na titira, minus 3,000, kain mo. May 12,000 kang kita. 10 pesos per hour yan. 5 pesos 30 minutes. Di ba? Karibil, ito ang point ko dito, no, Karibil. Ulitin ko lang yung comment ni Karibil. Pwede na ba 30 minutes, 5 pesos, Karibil?
Ryzen 3 8GB 24-inch monitor, tapos kakumpitensya 35 minutes 5 pesos. Di ba lugi 30 minutes 5 pesos sa Ryzen 3? Okay, nakakumpute ko na, ano, Karibil? Ganito yan, hindi ka malulugi pag maraming maglalaro sa'yo, no? Kasi talagang mababa yan, yung 5 pesos 30 minutes. Pero ang habol mo kasi, kaya mo binaba yung 30 minutes mo para maraming maglaro, di ba? Kasi pag tinaas mo yung 30 minutes mo, sabi natin, 10 pesos 30 minutes, 15 pesos ka per hour, mas konti yung lalaro, di ba? Eh kung mura, yung kakompetensya mo nga, 35 minutes, 5 pesos, mas binabaan niya pa eh, no? Pero 5 minutes lang naman yung dinagdag niya. Ganito kasi ang point dyan, no, Karibil. Mas bababang per hour kayo o 30 minutes, mas marami maglalaro, no? Eh kung minahalan nyo, konti maglaro, mas konti yung kikitain nyo sa ganung ano, sistema. Tama ba yan? Katulad sa kainan, di ba? Sa Paris. Paris Overload. 100 pesos lang. Di ba? Lugi eh. Kung titignan mo, ang daming laman. Only rice. Pre-soft drink. Di ba? Pero, nakaka-survive. Bakit? Kasi ang daming kumakain. Kasi mura eh. Doon sila bumabawi sa dami ng customer. Ganon din sa'yo. Okay? So, 5 pesos lang, 30 minutes. So, maraming mag-computer sa'yo kasi mura eh. Di ba? Mura. So, hindi lugi. Okay? Hindi ka malulugi hanggat maraming maglalaro. Malulugi ka lang dyan pag konti. Maglalaro siya. Pero hindi. Hindi konti maglalaro kasi mura sa'yo eh. 5 pesos, kalaban mo naman. 5 minutes lang naman yung dinagdag niya. Okay? Pwede mong ano, gayahin. Gawin mong 35 minutes din. 5 pesos mo, di ba? Tsaka ano ba yung specs ng kalaban mo? Tignan mo rin, no? Kasi baka ka 35 minutes at yung specs niya naman ay mas mataas ka. Okay lang na mag 30 minutes ka 5 pesos. Okay? So yun, no, Karibil, hindi naman lugi yan yung 30 minutes 5 pesos. Kasi dati yan yung rate namin. Pero ngayon kami nag 15 pesos na. Pero yun yan, nasira yung ibang PC kasi namin, dadalawa na lang yung natira. Dito nga, no, Karibil, yung nagbukas ng malaking computer siya. 15 pesos per hour sila. Lang. Pero aircon. Tapos specs nila, Ryzen 5 5600G. Diba kasi naglaro dun yung naglalaro sa amin, sinabi niya sa akin. Pero yun, 15 pesos lang, ha? Aircon. Ganyan din yung monitor, 24 inch. Tapos, gaming chair pa. Diba? Malaki pa yung pwesto niya. Tapos, nagbabayad pa siyang pwesto. Di ba? So, paano siya nakaka-survive sa ganun? O may kikitain? Ginawa niya, dinamihan niya yung PC units niya para mas maraming maglaro. Kasi mura eh. Mas maraming maglaro, okay lang na mababa yung rate niya. Di ba? Hindi katulad dun sa yung kilalang computer shop. Malaki, di ba? Hindi ka sabihin yung pangalan. Kilala yung pangalan niya, maganda yung specs niya, aircon, pero ang taas ng rate niya, ayun, konti naglaro. Hindi ka tulad dun sa TNC, ayan, sabihin ko na yung pangalan. TNC, kilalang computer shop, maganda yung specs, pero binabaan niya yung price niya, 15 pesos, maraming naglaro. Di ba? Hindi yung katulad nung isa, nakilala rin, katabi sila eh. Maganda yung specs niya. Halos ganun din. Halos pare sa TNC. Pero tinaasan niya yung rate niya. O, di konti naglaro sa kanya, di ba? Mas maganda na mga Karibil yung mababa yung rate niyo per hour or 30 minutes. At least, maraming maglaro. Diba? Yun yung, ano niyo, yun yung habol niyo, maraming maglaro. Di ba? Hindi katulad ng ginawa mong 15 pesos per hour ka, 10 pesos per hour, hindi nga lugi yung rate mo, pero konti naglaro, doon ka malulugi. Hindi ka tulad ng binabaan mo, yung rate mo, marami maglalaro, o di hindi ka nalugi. Yun. Pero hindi lugi yan, no, Karibil, yung 30 minutes, 5 pesos, hindi lugi. Kasi yan yung rate namin. At, Karibil, hindi ka malulugi pag maraming naglaro. Pero sakto lang yan kasi hanggang 10 pesos per hour, 5 minutes, 30 pesos, pwede pa.
Pero sa totoo lang, mababa yung rate na yun. Pero kung marami naman maglalaro, di ayos lang, no? Kasi itaas mo yung 30 minutes mo, sabihin natin, gawin mong 8 pesos, biglang kukunti yung lalaro, mas konti yung kikitain mo. Hindi katulad yung 5 pesos, 30 minutes, mas marami maglaro, mas malaki yung pwede mong kitain. Kasi nga, mababa yung price mo, mas marami maglalaro. Katulad nga yan sa kainan, no? Minababa nila yung price. Yung mga Paris, hindi lang Paris eh, yung mga iba pa eh, mga yung Seek and Joy, ang laki eh. Tapos 100 pesos lang, sa totoo lugi eh. Ang inahabol nila doon yung maraming customer na kumain, di ba? Pag marami, doon na sila nakabawi. Parang ganun din sa computer shop. Kailangan damian mo yung PC units mo, tapos babaha mo yung price. Mas mara chance kang mas malaking kita mo. Okay? Yan. So yun muna aking sasagutin, no, mga karibin. Mas maganda ibaba nyo yung price. Huwag naman yung sagad. Tapos, yung kakompetensya nyo, tignan nyo rin yung specs nila, no? Kasi mababa yung 35 minutes, 5 pesos. Kasi 30 minutes, 5 pesos, mababa na nga yun. Pero okay lang din, no? Pero yung gagawin mo pang 35 minutes, 5 pesos, ay, pwede na rin. Pero tignan mo yung specs niya, no? Bakit niya ginaganon? Siguro mababa yung specs niya. Kaya niya dinagdagan pa ng 5 minutes. Pero yung sa'yo, Karibil, okay na yan. Ang habulin mo na lang, magparami ka ng PC units para mas maraming maglaro sa'yo, no? Kasi mababa nga talaga yung ganyan. Ako, naranasan ko na rin yan. Ang hirap, 5 pesos, 30 minutes. Pero no choice na mo kasi tayo kaysa walang maglaro or konti dahil sa mataas na error rate natin sa computer shop internet natin, mas mawawalan tayo ng kita pag ganun. Okay, Karibil? So, yun muna aking sasagutin ng mga Karibil lang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Please like, comment, please share, please start, click na yung bell button. Kame-ame. Ha! Ray Gun, para updated kayo pag may bago upload time video mo sa mga Karibil. God blessing at boss, let bye. Oh, yeah! Bao ng headset.